sa inihanda natin tuwing Undas yung mga kandila. At kahit pansamantala natin ipagpapaliban ng pagpunta sa sementeryo ngayong Undas, ay maaari pa rin tayo magtulos ng kandila sa ating mga tahanan bilang pag-alala sa kaluluwa ng mga yumaong mahal natin sa buhay. Ingat lang kung saan nyo iniiwan yung kandila, syempre, at patawin bago matulog. Pero bukod sa mga mabibiling kandila, pwede rin tayo gumawa o mag-DIY ng sarili nating kandila. Mm-hmm. Para hindi rin dun sa hindi makakalabas ng bahay. Para ibita sa atin ang mga creative na do-it-yourself candles na yan, makasama natin si Jenny Ruiz. Good morning, Jenny! Hi, Jenny! Wow! Uy, good morning po. Dami niyang kandila, Mare. Jenny! Ang ganda ng setup mo dyan! As in, super dami kandila! Yan, turuan mo naman kami ng do-it-yourself candles. Kaya ba itong gawin at home? At ano ba ang mga kailangan? Madali lang po itong gawin at siguradong makatitipid tayo. Kasi gagamit tayo ng mga natirang kandila sa bahay. Oh, yun naman pala. Sige nga, paano ba gawin ang do-it-yourself candles, Jenny? Anong proseso? Piraparisin ang mga tirang kandila itabi. Sa basong gagamitin, ilagay ang wick o mitsya. At buhusan ng konting wax upang tumayo ang wick sa gitna ng baso. Okay. Tapos? Gamit ang stick. Aha. Ipitin ang wick at ipatong ito sa bibig ng baso upang manatiling nakatayo ang mitsa. Okay. Tapos? Idagdag ang pirapirasong kandila sa baso at ibuhos ang lusaw na wax. Okay. Tapos? Ang cute ah! Parang laruan. Okay. So, hindi tinunaw. Okay. Kunuin ito ng tunayan na candle wax yung baso. Tapos, tanggalin ang stick na pinag-ititan ng wick. Umit siya. At muling dagdagan. Pagkatapos ay maghintay ng 30 minutes para maging finished product na. Ang galing, so hindi mo na kailangan tunawin lahat. Kumbaga yung iba, shave it lang, put it in, and then yung konti lang tutunawin para mas maganda yung form. Yes, oo nga. Tsaka hindi ka kailangan mag-handle na masyadong maraming tunaw na wax. Oo nga. Uy, masakit yan. Ang ganda pa nito. Parang ginutom ako sa kandilang yan. Tama ba yung feelings na naramdaman ko? Mukhang halo-halo. Diba? Parang buko panda na ewan. Nako, ang dali lang pala. Pero Jenny, sigurado ako may ilan pa rin sa ating mga kapusa. Medyo busy sa ngayon at syempre gusto na lang bumili ng ready-made candles. Ano-ano ba mga nausang creative candles ngayon na hawak ng ating mga UH kabarkada. Unahin natin itong hawak naming dalawa ni Lynn ngayon. Oo, ano yan? Ito po ang mga hand-painted candles na may iba-ibang klase po ng bulaklak. Tulad ng rose, lily, gumamela, santan. Yun. At so yung mga plantitas dyan, hanggang kandila ba naman? Talaga namang push na push. Buhay na buhay, Mari, pag ang mahal natin sa sa bulaklak. Yes, yes. Pero magkano, syempre, ang tanong, magkano yung mga hand-painted candles na to? Ang mga hand-painted candles ay nagre-range mula 50 pesos hanggang 115 pesos. Ah, siguro I'm assuming that this is the 115 kasi malaki siya eh. Ako, sana 50 lang to. Sana. Sana kasi gusto ko to. Naka, ilan days ang maximum na tinatagal ng isang kandila, Jenny? Jenny, mga ganitong medyo mataas na kandila, mga ilang days ba ang tinatagal nito? Ah, ito po. Oo, yung mga ito po, umaabot po ito ng isang linggo or 7 days. 7 days, okay. Ito yung long-lasting, ano? Yan yung hawak ni na Ivan at Maris, I think. Ayan. Pakita natin si Ivan at Maris. I think meron din sila niyang 7 days yung hawak ni Jenny. Oh, 7-day candle. There you go. Pag sinintihan nyo ngayon yan, guys, pag alam nyo ng 7 days pag naubos na. Oo nga, next week pa. Kasi magaling, di ba? Kahit nahanginin siya, meron siyang protection. Siyang wind cover. No wonder it lasts 7 days. Magkano yung ganyan, Jenny? Yung 7 days candle, magkano? Ito po
ito po ay nag-rank, ito pong maliit ay 55 to 105 pesos. Okay, ito malaki. Ito po, 105 pesos. Ayan. Okay. Sold! Not, si Connie nag-reserve na. Days. Okay, so Connie. Sold to the highest bidder, Connie Season. Sa'yo na tong isang 70s candle. Next naman. Ito yung mga, how much? HM. Ito naman, burning scented candles. Sino ang may hawak? Si Ate Sue ang may hawak ng scented candles at si Egan. Oo. Yan, soy wax. Sold. Sold na naman. Jenny, magkano yung mga nasa lata? Yung candles na nasa lata? Hello? Jenny? Hello po. Oh, hi. Okay, ito naman, pag-usapan naman natin yung scented candles, yung mga napakabangong kandila. Yes. Okay. Magkakano itong mga to? Itong scented candles. Hello po. Ito pong scented candles yes. Ay nagre-range sa 350 to 420 pesos. Oy, ganon. Ako, bibili si Connie niyan. Connie. Connie, bilang mo naman kami tagi-tagisin ito. Oo, sige 350 na. To 420 pesos. Birthday, kasi birthday. It's ano, nakalagay dito, it's made from soy wax. It's actually 100% soy wax. Mas maganda daw yung burn kasi yata. Tama ba, Jenny? Mas maganda yung ano burn ng soy candles, soy wax candles. Opo, kasi po hindi po masyado mausok. Oo, tsaka yung usok niya hindi yata dark. Oo, yan. Correct. Oo. Yun yung advantage niya. Jenny, maraming salamat sa'yo. Thanks, Jenny. Thank you po, ma'am. Thank you, guys. Parang tawagin ng telepono. Hello. Oo nga. Hello, Jenny. Hello.